Magandang gabi mga kaibigan, update po tayo sa lagay ng ating panahon no. Ngayong July 18, 2024. Pero bago tayong magpatuloy, pinapaalala ko po para hindi tayo madala sa mga maling balita no. Huwag po kalimutan mag-like and subscribe and pahit po ng notification bell para notify kayo sa ating mga daily and latest weather update. Maraming salamat po. So patuloy po nating binapantayan mga kaibigan, etong low pressure area na ngayon po ay nandito na po no sa vicinity ng Sablayan Occidental, Mindoro. Mabilis po ang pagkilos. Pero ang magandang balita, hindi pa naman po ito actually nabubuo bilang isang bagyo. Active low pressure area na umiikot-ikot o dumadaan no? Dito sa po sa may bandang area po ng ating bansa mga kaibigan. Kasama rin po dito na binabantayan natin itong southwest monsoon or hanging habagat na nakakaapekto pa rin po sa Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Pinapaalala ko mga kaibigan, etong active low pressure area ay may chance pa rin nakamaging isang ganap na bagyo mga kaibigan kung ito po ay lalakas. But as of now, tila malabo ito maging isang ganap na bagyo pero hindi natin inaalis yung mga posibilidad. Forecast weather condition po, narito po yung mga lugar na apektado ng trap ng low pressure area at ng LPA sa ating bansa kasama ang southwest monsoon. Sa area ng Miamaropa, Western Visayas, Batangas, maulap po na panahon ng nararanasan dyan. Kasahan din bukas po ng umaga, maulap din po nakalangitan ng mararanasan dahil pa rin po sa low pressure area. So ngayon pa lamang po, mag-ingat po yung mababang lugar sa aking mga nabanggit na lugar, no? Sa banta po ng pagbabaha at ingat din po tayo doon po sa mga landslide prone area. Samantalang dito naman po sa area ng Metro Manila, Central Luzon, Bicol Region at the rest po ng Calabarzon, cloudy skies with scattered rain showers dahil naman po yan sa trap ng low pressure area. Itong trap ng low pressure area mga kaibigan, yung extension niya, galing naman po ito sa labas. Bukod sa LPA, meron ding trap ng low pressure area. So yung impact, posibleng pagbabaha po sa mababang lugar at landslide din doon po sa mga landslide prone area. Kaya naman pinapaalala ko kung lalabas kayo ng bahay nyo, ngayong gabi na ito, magdala po ng payong, jacket, kapote, panlaban po sa bigla ang pag-uulan. Dito naman po sa area ng Mindanao at the rest po ng Visayas, maulap din po nakalangitan ang mararanasan. Asahan po yan bukas hanggang sa may bandang hapon dahil naman po sa southwest monsoon or hanging habagat. Impact, posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide din po sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon po ng patuloy at malakas na pag-ulan. Ang ilang bahagi naman ng ating bansa na hindi ko nabanggit mga kaibigan ay apektado po ng localized thunderstorm. Madalas yan talaga nagpapaulan ng biglaan sa hapon po. Mga isolated light rains or mahina hanggang sa posibleng paglakas sa pag-ulan pagdating naman po sa gabi. So mas maganda maging handa tayo mga kaibigan dahil officially nasa tag-ulan na po na season tayo, inaasahan na isa hanggang dalawang bagyo ang papasok ngayong buwan ng Hulyo. So maging handa po tayo. May bagyo man o wala, lagi kong pinapaalala, always know the weather before you go para safe at handa po tayo lagi. And please huwag pong kalimutan mag-like and subscribe and pahit ng notification bell. Maraming salamat.